Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Tulad ng mga aswang at iba pa, may bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pag-suporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Sa isang maliit na nayon, kilala ang mga tao sa masigla at makulay na pamumuhay. Ngunit, may isang kagubatan sa labas ng bayan na tinatawag na Diwatahan, na kilala sa mga kwento ng mga engkanto at diwata. Isang gabi, si Marco, isang magsasaka na mapagmahal sa kalikasan, ay naisip ang tuklasin ang misteryo ng Diwatahan. Matapang na nilakbay niya ang madilim na kagubatan, hindi alam na may panganib na naghihintay sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang pag-a-adventure, natagpuan ni Marco ang isang lihim na pinto na nagbukas patungo sa kaharian ng mga engkanto. Doon, siya ay sinalubong ni Amara, isang magandang engkanto na nagtataglay ng di kapanipaniwala at kakaibang kagandahan. Ngunit, sa mundong ito ng engkanto, ipinagbabawal ang pag-iibigan ng mga mortal. Naging magkaibigan sina Marco at Amara, subalit hindi inaasahan ni Marco na ang kanyang damdamin para kay Amara ay unti-unting lumalim. Ano ang magiging kapalaran ni Marco sa kakaibang kaharian ng Diwatahan? At paano nila malalabanan ang pag-iibigan na bawal, ngunit tila'y hindi mapipigilan? Isang araw, sa kalagitnaan ng kagubatan, naganap ang hindi inaasahan. Isang pangkat ng engkanto, na hindi pabor sa pag-uugma ng mundo ng mortal at engkanto, ang nakatuklas sa lihim na pagtambay ni Marco sa Diwatahan. Ang lider ng pangkat na ito ay si Zephyr, isang masalimuot na engkanto, na may lihim na galit sa mga mortal. Nahulog ang kanyang mata kay Amara at hindi niya matanggap, na may mortal na nang-ahas na makipagkaibigan, sa kanyang iniidolong engkanto. Nang malaman ni Zephyr, ang lihim na nararamdaman ni Marco kay Amara, nagdala ito ng malupit na pagkamugi. Sa kanyang galit, nagdesisyon si Zephyr, na ipahayag sa buong Diwatahan, ang bawal na pag-ibig ni na Marco at Amara. Dahil sa anunsyo ni Zephyr, ang buong kaharian, ay nababalot ng tensyon at takot. Nagsimula ang malupit na pag-uusig kay Marco, at sinubukan ng mga engkanto, na itaboy siya palayo sa Diwatahan. Ngunit, sa kabila ng lahat, nanatili si Marco at ipinagtanggol ang kanyang nararamdaman kay Amara. Ano ang mangyayari sa pag-ibig nina Marco at Amara sa harap ng panganib at pag-uusig mula sa sariling uli? Paano nila malalabanan ang puwersa ng galit at kamalian sa kanilang pag-iibigan? Sa gitna ng panganib at pag-uusig, si Marco at si Amara ay nagpasyang harapin ang kanilang pagmamahalan. Nagtago sila sa isang lihim na puok sa Diwatahan, nais lamang na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ngunit habang ang pag-ibig nila ay lalong lumalalim, napagtanto ni Marco na may kapangyarihan siyang hindi ordinaryo. Sa kanyang mga mata, nakikita niya ang mga hinaharap at nangyayari sa paligid. Isa pala siyang tagapag-ugma, isang mortal na may kakayahang magsanib puwersa sa mundo ng mga engkanto. Si Marco ay nagkaroon ng misyon na ituwid ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga mortal at engkanto. Kasama ni Amara, sinikap niyang mapanatili ang kapayapaan sa Diwatahan at ipakita sa mga engkanto na ang pag-ibig ay maaaring magbuklod ng magkaibang mundo. Sa tulong ng kanilang pagmamahalan, sinubukan nina Marco at Amara na baguhin ang pananaw ng mga engkanto. Dinala nila ang mga ito sa mga magandang aspeto ng mortal na mundo na tila ba hindi nila alam noon. Ngunit sa likod ng kanilang nais na pagbabago, may mga engkanto pa rin hindi bukas ang isipan at nagtangkang hadlangan ang misyon nina Marco at Amara.
Paano kaya nila malalampasan ang mga pagsubok na ito, at mabigyang daan ang pag-iibigang bawal sa diwatahan? Sa kabila ng pagsisikap ni na Marco at Amara, na baguhin ang pananaw ng diwatahan, unti-unti pa ring lumalala ang hidwaan sa kaharian. Si Zephyr, ang galit na lider ng engkantong hindi pabor sa pag-iibigang mortal at engkanto, ay nag-isip ng masamang balak. Dahil sa inggit at pagnanasa ni Zephyr na makuha ang kapangyarihan ni Marco, nagplano siyang agawin ang ito. Isinakatuparan ni Zephyr ang isang nakakatakot na ritual upang pagnasahan ang tagapagugma, at sa kanyang kamalian, nilisan ni Marco ang kanyang kapangyarihan. Habang naglalakbay si Adarna sa malayong lupain upang tapusin ang kanyang misyon, nakakatagpo siya ng mga kapansin-pansing nilalang at lumilipad na nilalang. Sa bawat pakikipaglaban at pagtulong sa mga nangangailangan, mas lumalalim ang kanyang kasanayan at pag-unawa sa kahalagahan ng pagtutulungan. Sa pagnanasang maibalik ang kapayapaan sa kanyang kaharian, dama ni Adarna ang malakas na pagtawag ng kanyang puso pabalik kay Princess Althea. Nang matapos ang kanyang misyon, may isang matinding pangako siyang binabalak na itupad. Sa kanyang pagbabalik, naramdaman ni Adarna ang muling pag-usbong ng kanyang pag-ibig kay Princess Althea. Subalit, may isang mabigat na pasanin siyang dala ang kanyang kaharian, ay nanganganib sa isang bagong panganib na dapat niyang harapin kasama ng kanyang minamahal. Nagsimula si Marco ng matindi at makabagong pagsasanay upang mapanumbalak ang kanyang kaharian. Samahan niya si Amara, handang makipagtulungan sa kanya upang mapanumbalak ang katahimikan sa diwatahan. Habang naglalakbay sila, natuklasan ni na Marco at Amara ang mga malalim na misteryo ng diwatahan. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng mga engkanto na mayroong iba't ibang abilidad at kaharian. Ipinakita ng mga ito ang kanilang suporta sa misyon ni na Marco at Amara. Ngunit sa gitna ng kaharian, nagpasya si Zephyr na baguhin ang kanyang masamang lakad. Nakipagtulungan siya kina Marco at Amara upang labanan ang mas malupit na puwersa na nag-aalay ng panganib sa diwatahan. Sa pagunlad ng kanilang misyon, naranasan nina Marco at Amara ang matinding pagsubok at panganib. Subalit, sa tulong ng kanilang pag-ibig, kapwa mortal at engkanto ay nagtagumpay na mapanumbalik ang katahimikan sa diwatahan at itaguyod ang pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mundo. Sa wakas, si Marco at Amara ay nagtagumpay na ipaglaban ang kanilang pag-ibig na bawal sa mundong mortal at engkanto, at nagtagumpay silang itatag ang kaharian ng pagkakaisa at pagmamahalan. Matapos mabalik ang katahimikan sa diwatahan, si Marco at si Amara ay nagtulungan upang itaguyod ang pagkakaunawaan at harmonya sa pagitan ng mortal at engkanto. Itinatag nila ang isang bagong sistema ng komunikasyon at pakikipag-ugma na nagbukas para sa mas maraming pagsasama ng dalawang mundo. Sa kabila ng tagumpay, hindi nawala ang mga pag-aalinlangan sa puso ni Marco. Nang magtanong siya kay Amara kung paano itinuturing ng ibang engkanto ang kanilang pag-iibigan, natuklasan niyang may mga hindi pa rin tanggap ang mga bagong pagbabago. Sa pag-asang mabago ang mga isipan, naglakbay si Marco patungo sa malayong bahagi ng diwatahan upang makipag-usap sa mga lider ng iba't ibang kaharian. Samantalang si Amara ay nanatili sa kanilang kaharian upang mamuno sa pagpapatupad ng mga bagong batas na naglalayong muling pagbuklorin ang dalawang mundong ito. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan ni Marco ang nakatagong sekreto tungkol sa isang sinaunang prinsipe na naging tulay sa pagitan ng mortal at engkanto. Nang bumalik si Marco sa kaharian, dala ang kaalaman na ito, nagtagumpay siyang mapanumbalik ang tiwala at pag-asa sa pagitan ng dalawang lahi. Sa kanyang pagbabalik, isinagawa ni Marco ang isang makasaysayang pagtitipon
pinakamalakihin ng mga mortal at engkanto. Naglakbay si Amara sa kanyang giliw na mortal upang magsilbing simbolo ng pagkakaisa. Sa pangunguna ng dalawa, nagsimula ang isang bagong yugto kung saan ang pag-ibig ay hindi na bawal, at ang dalawang mundong ito ay muling nagtagumpay, na mabuhay ng magkasama. Sa pagtatagumpay ng kanilang pag-iibigan, si Marco at si Amara ay naging mga tagapagdala ng pag-asa para sa isang mas makatarungan at makataong kaharian ng diwatahan at mortal. Sa kabila ng mga tagumpay at pag-usbong ng pag-ibig ni na Marco at Amara, dumating ang panahon ng pagtatapos at bagong simula. Nagsanib puwersa ang mga engkanto at mortal upang likhain ang isang kaharian ng pagkakaunawaan at pagkakaisa, ngunit hindi pa rin nawawala ang ilang pagtutol mula sa mga tradisyonalistang engkanto. Bilang mga lider ng bagong kaharian, ni na Marco at Amara, ang nagsikap na palawakin ang kaalaman at pangunawa sa pagitan ng mga lahi. Itinaguyod nila ang edukasyon at pagsasanay upang mapanumbalik ang tiwala sa isa't isa. Ngunit, sa likod ng kanilang mga pagsusumikap, may mga lihim na bumabalot sa mga puso ng mga taga-diwatahan at mortal. Isang engkanto mula sa nakaraan ni Amara ang lumitaw, may taglay na lihim na maaaring muling magbukas ng mga sugatang puso. Sa pagharap sa kanyang nakaraan, kinailangan ni Amara na pagtakpan ng puot at pagpapatawad ang kasalukuyang kaharian. Si Marco, sa kanyang kaharian ng mortal, ay kinakaharap ang mga pagbabagong kailangan para maging tanggap ng mga tao ang pagbabago. Sa pagtutulungan ng dalawa, at ang suporta mula sa kanilang mga taga-kaharian, nagsimula ang kanilang mahirap, ngunit makulay na paglalakbay tungo sa pagbabago at pag-usbong. Bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at pangako na hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa hinaharap ng kanilang mga lahi. Sa kabila ng mga pagsubok at pagbabago, patuloy na namumukod ang kaharian ni Marco at Amara sa kanilang paglalakbay tungo sa mas matibay at makatarungan na kaharian. Sa paglipas ng mga buwan, nagtagumpay sila sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga engkanto at mortal. Nagkaroon ng mga paaralan na nagtuturo sa mga mortal at engkanto, nagpapalitan ng kultura, at nagbibigay daan sa mga ito na magtrabaho at mabuhay ng magkasama. Ang dati pagitan ng dalawang lahi ay unti-unting nawala, at ang pagkakakilanlan bilang mortal o engkanto ay hindi na isang hadlang sa pag-usbong ng kanilang kaharian. Ngunit sa likod ng pag-unlad, may mga bagay pa rin kailangang harapin si Marco at Amara. Ang isang lihim na itinatago mula sa kanilang nakaraan ay unti-unting lumilitaw, nagbibigay daan sa mga hindi pa nailalantad na pagkakabuklod ng dalawang kaharian. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan at mga lider ng iba't ibang lahi, kinailangan ni na Marco at Amara na masusing alamin ang pinagmulan ng lihim na ito. Sa bawat pagsusuri, natuklasan nila ang dating pagkakaunawa at mga kasalanan mula sa kaharian ng engkanto na dapat linisin at ayusin. Sa pagtutulungan ng mga engkanto at mortal, naipagpatuloy nila ang kanilang pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang pag-ibig ni na Marco at Amara ay nagsilbing inspirasyon sa iba, nagbibigay daan sa mas maraming pagmamahalan at pang-uunawa sa pagitan ng mga lahi. Ang kaharian ni na Marco at Amara ay naging isang huwarang modelo ng pagkakaisa at pag-ibig. Ngunit, kahit na mayroon ng payapang namamayani, hindi pa rin lubusang natatapos ang mga pagsubok sa kanilang landas. Ang lihim na itinatago mula sa nakaraan ay muling nagbigay ng alingaungaw sa diwatahan. Ang mga matatanda at mga lider ng engkanto ay nagtutol sa pagsasama ng kanilang uri sa mortal. Nangyari ito sa kabila ng mga tagumpay at pagbabago na naabot na ni Marco at Amara. Dahil sa labanang ito, napilitan si Marco at si Amara
na humarap sa matindi at malupit na pag-uusig. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang mga prinsipyo at ang pagkakaisa ng kanilang kaharian. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.